Yo guys, good morning, no? Happy New Year nga pala sa inyong lahat, no? Ito ito nga pala yung second vlog ko. Papakita ko sa inyo kung paano tanim ng kamuting kahoy. Malamang hindi na alam na mayayaman niya kasi alam nila kainin mga pang fast food lang, KFC, Greenwich, Jollibee, North Chow King. Paano masabi? Yung alam nila. So sa ating mahirap, no, tanim-tanim tayo kaya may makain tayo kasi yung maman. Oh, papakita ko sa inyo kung paano magpagtatanim ng kamuting kahoy. Kasi pag mali yung tanim, pwede kayong malason, no, kasi nakakalason yung kamuting kahoy sa mga hindi alam dyan. So, ito guys yung ating, yung, ano, tawag sa amin, palwa ng kamuting kahoy, no. Tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang laki ng yung itatanim natin. So, let's go. Dapat tandaan nyo kung saan yung puno, no? Ito yung itatanim nyo kasi pag ito yung dulo, yung maitanim nyo, malalason kayo, no? Uunod siya, magkakaroon siya ng laman, pero malalason kayo. Kasi ano, suhi, ang tawag doon, suhi. Kailangan ito. No? Tandaan nyo na ito talaga yung itatanim, yung itutusok sa lupa. Kung haba niya, dapat tama lang, no? Huwag masyadong mahaba para mabuhay agad. So, ayan. Tapos na siya. So, bubungkal naman tayo ng lupa, no, sa pagtataniman, no, dahil wala tayong pang-araro, wala tayong kalabaw, wala tayong araro. Ang gagawin natin, kukuha ako ng pala. May sarili naman akong pala. Pero, no, ito, ginanyan ko siya kasi ito lahat yung puno, ito yung dulo, no. So, let's go! So ayan na guys yung finished product niya, no. Yan. Oh, ganyan lang. No. Napapansin niyo, ito yung puno tapos ito yung bandang ano niya dulo, no. So ayan, ganyan ang tamang setup ng pagtatanim, no. So marami-rami din yan. Ayun. Ayun doon. So dito. So ganyan lang ka easy magtanim ng kamuting kahoy, kaso mga 5 hanggang 4 na bang yan bago maanin, no? So, ganyan lang.